Na-miss tong variety na Brazilian na ano na to. Na ubas. What's up sa inyo mga kalalamove? Sa mga pagpalang araw na naman po. Kalalamove Brains here. Welcome back to my channel. Yan mga kalalamove. So bumibiyahe kami ni, yan, ni Baby Golden. Yan, papunta dun sana sa spot na kung saan magkikita-kita kami na parang ka-diskarte. So nauna na sila dun na Sir Doming. Yan sa pinaniniksa yan ng mga oras na yan. So hinabay namin ni Baby Miles Golden Rich yung, ano, yung lugar ng ano, Saipon kung tawagin sa amin. So mapalad Pampanga na po yan mga kalalamove. So bali may daan po dun sa likod namin. Kaya lang umikot kami ng highway. Nagawa ng ala pong makakadaan dun sa shortcuta na yun na single na motor kagaya po namin. Dahil sobrang putik po. Dahil kauulan lang po kahapon. So nag-highway po kami papunta dyan ni Baby Golden. So simentado na po ang mga daan dyan mga kalalamove. So bali dyan po nagpupuntahan yung mga nagbabike. Yan, yan spot na yan po mga kalalamove. Dyan din yung puntahan ng mga nagbabike tsaka po ng mga nagja-jogging. Yan sa lugar po na yan mga kalalamove. So puntahan lang po natin mga kalalamove sila parang ka-diskarte. Dahil nandun na po sila sa spot. Kasama niya po si Mang Doming at tsaka si Sir Arnold. So ayan mga kalalamove, nakikita niyo rin po yung mga tao na yan. Bali mga nag-iitik po yan mga kalalamove. So usong-uso po ang mga itikan dyan sa lugar na yan. So kakaroon po ng itikan dyan kapag ka po pagyayari po ng anihan yan. So nakikiusap sila dun sa mga may lupa na magpagala ng itik yan. Siguro ba maaari nirerentahan po nila yung lugar or yung pinaka lupa dun sa may-ari. So ayan mga kalalamove, binahabay po namin yan ni Baby Miles Golden Ridge. So pupunta po tayo yan sa may bypass po ng kandating. Right, so ayan mga kalalamove, nandito na tayo sa may control kung tawagin or DK. Yan, so matatanong nyo po mga kalalamove, yung sa gawing kanan po natin mga kalalamove is puro tubig na. So fish pond po yan mga kalalamove, yan fish pond, yan na napakahaba. So uso pong fish pond dyan at saka ang kanilang mga pananim po dyan ay puro mga palay mga kalalamove. So mababa po dyan sa part po na yan. So yun po yung nakaraang vlog po natin na tayo kami po eh nag-catch and cook yan sa lugar po na yan mga kalalamove. So talagang lumulubog po yung lugar na yan. Kaya ang ginagawang diskarte po ng mga ating mga mananim o ng ating magsaka ay pinapahigop po nila ng makina pang higop gaya po ng Voltron yan mga kalalamove kung tawagin. Alright, so bali natanaw po natin yung sasakyan niya no? Ni Sir Doming eh, no? So, may left side po, orange po. Yun po yung sakay-sakay po nila na Honda. Yan. So mga kalalamove, nakakita na po natin sila. Natagpuan po natin sila. Akala ko dun sa may dating spot na pinag-catchin ko natin. So umasok pala sila ng bagya. Bali dun sila sa may mga sapa. Yan, sila so yung mga kalalamove, bali nakahabol tayo. Yan, nakadatnan pa rin natin dito sila. Sir Doming, update at saka si yun, parang pisikinero mag-diskarte. Ayan sila. Hi sir! Kumusta po ang experience ng pagsama sa paniniksay? Ito eh, sa wakas eh, isang karangalang makasama si ating Pisigunera at saka si Pio Ruben sa actual na ano, para paniniksay. Yun. Very interesting. Puno-puno ng action din, excitement. maganda experience, nakakatanggal ng stress. So, stress reliever, maganda. Dati mga kalalamove, si Sir Doming, isa rin siyang naniniksay. Kabataan, eh, tayo medyo din na konti. Tsaka nalayo ako, malayo nang napunta ko eh. Walang tiksayan dun eh. So, pagbalik ko dito, ano makita ko siya, ayan, nahilig na talagang naingganyo ako. Inayo ko sila. Bali, nag-recall ulit yung, ano yan, yung ibig sabihin yung habis niyo po nung araw. Oo, yan. Gusto kong balikan yun. So, kung makikita nyo si Sir, ano, si Sir Doming, eh, sabi niya, di ba, maiden na siya. Pero wala sa itsura, tingnan nyo. Gano'ng katipuno yung katawan, di ba? O yan, kasama niya si, ano, si Sir Arnold, yun, no? Shout out. Yan, sa kanyang Sir Arnold na talaga naman. Yan, lagi nakasuporta. Yan. Hila-hila ko kahit sa'yo pumunta. Kasi yung ano mo? Yung san mo? Yung sakyan eh. Ano? Ako pa rin. Alam mo? Yan, baby, careful. Oo, oh, sakyan. Ah, yung mga tricycle na biglabing lang may sibat yan. Sakyan. Yan, so, once again, yan. Mga kalala mo, punta po kayo sa YouTube channel ni Sir Doming. Yan. Mag-Doming Sapsay. Yan. Dito lang po ako.
Kita-kita tayo ulit. Yeah, subscribe po kayo sa kanyang YouTube channel. Yeah. Maraming salamat. Thank you po. Tapong ano man po, sir. Kami po ang dapat magpasalamat kasi sa layo-layo po ninyo talagang pag-uwi ninyo dito sa Pinas, eh kami kagad din yung pinuntahan. Maraming maraming salamat po ng marami talaga. Yeah. God bless po sa inyo and good health po sa buong family. Yan. Sa buong family po ni Sir Don. So tara, panoorin natin itong paninig sa iniparing at diskarte. Yan, at saka yun o, may nagbabako dun sa ano, sa likod o. Sarap namang ano. Dati Sir Doming, si Daddy, nag-ooperate din dati ng bako ng ganyan. Ah, nung kabataan ko. Yeah, bali 17 na yan, yung year ba ako nun? 14 or 15? Bali, nagtatry din ako mag-ganyan. Napahawak ako ni Daddy ng bako ng ganyan. Kaya lang, kung ano po siya, mobile. Yung gulong po, gulong. Oo. Hindi po ganyan crawler. Oo. So, yun. Kasi, bali, kuwan po kasi siya eh. Yung bako na yun, ina-arkila para sa paggawa ng fish pond, sa mga magpapagawa. Yan. So, natry ko po mag-ano ganyan. Yan. Ito, kailangan niya sa malalim ng tubig, kundi sa side niya sa ano, no? Silalim. May floater siya, talagang pangko, no? Galing, no? Galing nilang magkasa ng ganyan, no? Sabi nga, pagkakagin ka sa rin, may hihilo ka dyan, umiikot, saka parang sa pangka. Galing nga, tanda ang edad na rin si tatang ang operator, galing nga. Bali ang mga kalala mo, tinatanggalan nila ng ano yun, ng water lily. Inaayos nila itong dike. Oo, ano na, bakit pare, kamusta? Naglaging malaking tilapia. Oh? Ano yung plapla? Plapla. Eee. Nabunot pa rin. Nasa gilid na lang. Ibigol na dito ka, Kamir. Nakita mo sa inyo. Nag-aaral siya sa insect. Interested siya sa mga insect. Magdumalakad na gano'n. Apo, tinitingnan niya yung insecto niya. May insecto naglalakad niya. Tapos sinama ko pare, wala si Mari mo. Okay. Tiretso na tayo sa bahay. Nakadali ka ba? Nakadali ka ng ano? Laki na nga sana na dali. Oo. Nakadali ka palaki. Ayun si Mang Ruben o. Nakadali pa yun. Nakadali pa tayo dun sa sir. Kasi ba, bulag-bulag-bulag. Ayun, laki na rito. Malaki na to. Sarap na ng sarsyado na ito. Ano ba favorite ninyo sa tilapia, Sir Arnold? Kahit ano, prito. Ikaw, Sir Doming, ano mo dyan? Hey, favorite nyo sa amin. Ito yung olive ka puro beno. Nakakatigtas. Hindi naman na sana. Sarap niya, no? Hindi na sino. Hindi na sino. Namang ako sa'yo. Pagpasala na puro tiyo. Timbawa niya, no? Malalo. Malalo na sana. Malalo na sana sa competition. Hindi na sayang. Meron naman tayo isang kilo. Hindi na sayang. Pasok pa tayo doon. Tagawin doon, pare. Okay, sige. Alright. Sige, hanggat may pagkakataon, maaga pa naman eh. Umarang puro sa kaigay. Insect, where's the insect? Hindi siya sumusok na mabuti. Napila. What is that? Insect! Where's the insect? There? Where? Ah, it's a ladybug. So cute. It's a ladybug. See? It's a ladybug. Play with the ladybug. Don't touch any insect, huh? Only ladybug. Okay? Oh, get the ladybug. Come on. Mahilig po siya sa insect, eh, mga kalala mo. Ladybug. It's a ladybug. So cute. So cute, dili pa dyan. It's flying, baby. Ayun na. It's flying. 1, 2, 3. Wala na, na. Yo! It's flying. Mahilig po yun sa ladybug. Get the ladybug. Ladybug. Oh, nabuhay yung ladybug. Hello. Baby, bless to tito. Tito. Malansa ako. Alright, so mga kalala mo, bumiyahe kami ng ano, ng Bagya diyan. Gawa ng pupunta si Lapis Ganero madiskarte sa isa pa nilang spot. Yan. So nagyaya si Mang Ruben para makahuli pa po sila ng kanilang mga tilapia. Yan mga kalala mo. Yan, so mga kalala mo, bumusog lang muna kami dito. Aasog lang kami rito sa gawi dito para mapanghuli pa ng medyo marami-rami si ano, sila Lapis Ganero madiskarte. At sigurado ito ipauwi nila, ipauwi niya kaya na. Ay Sir Doming. Kasi ngayong araw din po ang uwi nila Sir Doming. Yan. So kapag ka hindi na ulit sila busy, kung gusto nila mamasyal, anytime naman po, pwede naman po silang bumalik. Yan. So, yan, nakakalala mo ba? Yan ang spot. You like kambing? Like daw niya yung kambing.
You like kambing? This one kambing. Meh! You say meh? Come on. So yun, makalala mo, nakakita po ng kambing si Baby Miles Golden Rich yan. Napakahilig po talaga sa alagang hayop nitong baby natin na to. So mapapusa, mapaaso talaga naman. Yun, no? So bali, inabol niya po yung kambing. Ayun, makalala mo. Inabol po niya, yan. So balak po niya sumakay sa kambing. Yan, no? Makalala, dami kambing dyan, no? Hmm? Dami, oh. So pastolan po ng kambing dyan, makalala mo. So ayan, umiyak siya kasi gusto niyang makahuli na isang kambing para masakyan. Eh di naman niya mahuli, sobrang bilis. Tignan mo, takbo na takbo yung mga kambing. Di mo mahuli yan, baby. Huwag ka na umiyak. Sayang ang luha mo. So tara na doon, kila paring fish ganero madiskarte, mga kalalamove. Yan yung pangalawang spot nila kadiskarte. Yan, mga kalalamove. So iniaya po siya dyan ni Mang Ruben. So tinitingnan ni Orvin, expedite ni Mang Ruben kung meron may lutang na mga tilapia. So kapag nakakita sila na meron potensyal na may lutang na tilapia, so dyan sila magbababad or maghihintay ng or tatarget po ng tilapia or huhulihin ng mga isda. Para may kalimitan niya, mga kalalamove, puro tilapia yan sa lugar na yan. So nakita niyo po kanina, diba, yung huli ni Fish Canero Madiskarte, puro tilapia. Yan. Ganda ng mga lugar, no, mga kalalamove. Yan, puro sapa po yan, mga kalalamove. Yan. So magandang paligi kung tawagin po dito sa amin. Yan, sa paligi. So mga kalimitan na nahuhuli po dyan is tilapia na plapla. Yan, napakalalapot na tilapia. Yan, madalang naman po yun dyan yung mga, no, yung bulig or yung dalag na tinatawag. Dalag, hito, madalang na madalang po matarget dyan. So ngayon, mga kalalamove, meron ding mga kambing dyan sa damuhan po na yan. Marami ding sakate kung tawagin pagkain po ng mga kalabaw. Kambing pala yun. San damo ka lang kambing pala. Nagusukan ito para manginain. Nanginain sila ng damo. Yung sakate po yan. Pare, di ba yun yung sakate pinapakain sa kalabaw? Yan. Dami pala rito, ano? Yan, no? Sa mga nagkakalabaw. Dami dito. Tapos sakate yan. Bali, gagamit nila dyan, sir. Ano, panggapas. Gagapasan nila. Libre na kain ng hayop dito. Oo. Ito yung mga kalabaw. Maraming kambing dito sa may ano na. Dami nga. Puro kambing. Alright, so mga kalalamove, yan. Pag-desisyon na po namin na mag-stop na sa paninig sa'yo dyan. Yung dalawa. Yan. Bali, si Mang Ruben kasi talaga kapag ka po naninig sa yan, eh gusto niya na hanggang maghapunan. So pasensya na po, Mang Ruben, ha. May lakad po kami nila Sir Doming. So, tsaka nila pa rin ka-diskarte. So better luck next time na lang. Yan, Mang Ruben. So bawi na lang po sa susunod. So yan, mali, may pupuntahan daw po tayo, mga kalalamove, yan, sabi nila Sir Doming. So ngayon po yata matutuloy yung pagpunta po natin sa apple plantation dito sa gawing pantabangan sa Mamerto, Natividad, Nueva Ecija. So hindi namin alam ang location talaga, mga kalalamove, yan, nung apple plantation na yan. So i-waste na po namin, mga kalalamove, then pagdating namin doon, tsaka na lang po kami magtatanong kung saan po yung location talaga or exact location ng apple plantation. So daan muna tayo, kalapay is ganero madiskarte. Yan, happy birthday Baby Zia. Yan, so yun po yung mga handa ni Baby Zia. Oh, happy happy birthday. Happy third birthday. Yan, Baby Zia. Cute-cute na ang ating bunso. Bunso ni paring Fish Ganero Madiskarte. Yan. So happy birthday Baby Zia. Yan, sarap ng handa mo, ah. Yum-yum, oh. Yan, meron dyang dami siyang handa. Yan. So ayan, may adobong daga pa, mga kalalamove. Sarap niyan. Yummy-yummy. Native na daga. Yan, dagang bukid. Sarap po niyan, mga kalalamove. Mo, shout out nga pala sa Master Chef. Parang sa nang kulay, baka si Mabu kayo na naman. Ang namin yung dagang bukid kanina doon sa may tiksayan. Ayan, no? Meron pala ang nabili na daga rito si Maring Narisa sa dagang bukid yun. Dati. Sarap po yan. Sarap yan, ako. Kaya pala ay pumayagin yan na. Umalis ako agad. Yan ito lang. Itin lang pala ito si JR eh. Nag-movies na yung mag-birthday. Mag-birthday. Si JR mag-birthday oh. Oo, siya nag-miss. Ayan. Yung po si BBC. So ayan, mga kalalamove, OTW na po kami sa Mamerto, Natividad, Nueva Ecija.
Yan, sa Pantabangan po ang nakita namin lugar nun. Sa Kabanatuan, doon na kami mag-waze para... Kasi alam ko naman po yung ano dyan eh, yung mga daan or yung mga shortcut na kung saan kami hindi matatraffic. Yan, tsaka yung bypass na papunta po ng Kabanatuan. So, TW na po kami mga kalalamove sa Mamerto Natividad, Nueva Ecija, sa Apple Plantation Farm. So, see you there mga kalalamove! Yun know, meron pang pa-chowking na halo-halo si Sir Doming. Yan, shoutout na po sa ating Doming. Umorder po kami ng chowking halo-halo. Yan, para daw ma-refresh po kami lahat. Yan, mga kalalamove. So, napakaganda po ng matatanaw po ninyo dyan, mga kalalamove. Halos ang mga tanim po ng palay dyan, is talaga tanim ng tao. Hindi po sila nagsasabog. Kasi nga daw po, may pamahiin yung mga matatanda na kapag ka itinanim ang palay, ay mas masagana at mas maraming... aanihin kaysa din sa mga sabog. Yan mga kalalamove. So, pumasok po kami sa kanto na yan dahil nakita na po namin yung Mamerto Natividad BCA. So, magtatanong po kami dyan mga kalalamove. Kaya lang hindi po dyan yung Mamerto Natividad. So, bumalik po kami dyan mga kalalamove dahil diretso pa daw po pala ang Mamerto Natividad. So, yan mga kalalamove. Bali, nakapagtanong po kami dyan sa mga magigiting po natin ng mga kapulisan yan. Sabi, magtanong daw po kami sa Department of Agriculture. So, baka daw nakarehistro yung Apple Plantation Farm na yan para malaman daw po namin kung saan daw po yung exact location at saka sino po ang may-ari. Pagkikilala naman po kasi na Sir Tommy kung sino po yung may-ari. Eh, shoutout nga po pala kay Sir Mark M. Tinio. Ayan mga kalalamove. So, hinihintay naman din po namin yung reply ni Sir Mark M. Tinio. Ayan. Alright, sa mga kalalamove, nakapagtanong na po kami sa munisipyo at naituro na po yung location. Ayan, shoutout nga po pala si kay Sir Edgar ng munisipyo po ng Mamerto, Natividad, Nueva Ecija. Bali, hindi na po kami dumiretso dun sa may Apple Farm Plantation. So, bali, nagtext po si Sir Mark M. Tinio. Nandun na daw po sila sa Kabanatuan. So, doon na po ang pinuntahan namin at ayan po ang kanilang nursery. Yan mga kalalamove. So, panoorin po natin. Tamis. Tamis siya. Hindi ba kasi natikma ko nito pare, makakasim. Ito matamis. Anong ano ito sir? Punla. Brazilian. Sir, ginagamit namin roasta. Pwede yung ano, natikman ta na. Matamis. Hindi ka tulad na ano ko rin sa ano, sabihin ko. Tay asim. Tamis tong variety na Brazilian na ano na to. Na ubas. Pagkatanim. Like, baby. Ako naman pag-inis tayo. Pag-inis tayo. Ah, baby ah. Pagkamaligaw ka sa channel ko ay comment ka na lang. Bili niyo, Sir Mark, di ka nagbablog. Di ka nagbablog, Sir? Na isang araw, Sir. Eh, isang araw nakapagpag-inis. Ayun. Shoutout kay Sir. Ano po yung YouTube channel niya? Mark M.T. niyo, Sir. Ayan. So, subscribe na po kayo sa kanyang YouTube channel kay Sir Mark. Gusto nyo matuto magtarim, yan pwede sa kayo. Pasyalan yung YouTube natin. Bali, sir, ano makikita saan nyo? Sa content ninyo sa mga YouTube channel? Pagtatanim, ganun sir. Kung magtuturo sir ako magtanim, sa fertilizer, sa grafting. Galing sir. Marami pala matututunan kay sir. Marami sir. Punta nyo lang po yung YouTube channel ni sir. Kung paano magpatubo, paano matuto po grafting at saka yung... Nakita nga namin sa ano po. Sa FB niyo. Pupunta natin. Andun yung apple sa farm. Ngayon kasi dito tayo. Okay. Sige, punta natin. So, bali mga kalalamove, dito na lang tayo pumunta sa mismong nursery o yung patubuan ni Sir Mark na lugar. Yan. So, hindi na tayo tumuloy dun sa may apple plantation farm niya sa Mamerto Natividad. May ba siya gawa ng, nandito nga po sila sa Kabanatuan. So, bibili po ng punla na mansanas at saka po orange si Sir Doming. So, kaya po kami nagsadya dito sa lugar ni Sir Mark M. Tinio. So, bali ang kanyang nursery is dito sa Kabanatuan, mga kalalamove yan. Sa loob po ng isang napakaganda at napakagarang subdivision na ito. So, mayroon bakanteng lote dyan. So, nandun po yung kanyang mga pinupunlang mga iba't ibang uri po ng mga prutas. So, bukod po doon sa mansanas at saka po doon sa ubas na mga punla, marami pa po siyang mga punla na available or yung pinupunla na mga prutas. So, panoorin po natin ito mga kalalamove para magkaroon po tayo ng idea kung paano po ang ginagawa ni Sir Mark para mapadami yung kanyang mga punlang mga prutas. Yan, so makikita nyo po mga kalalamove dyan yung kanyang mga ubas yan, yung nasa gawing itaas. Eh, meron po kayong makikita na parang supot na mayroong lupa. So, ang ginagawa po dyan ni Sir Mark, marcoting na tinatawag. Pagpapaugat po sa katawan ng ubas para po maging additional po siyang punla. Yan. So, ang ginagawa po dyan is pinuputol lamang po yan kapag ka po may pagpapaugat ugat sa...
dyan sa may nilalagay na plastic. Yun ang kukunin ko. Mm-hmm. Makikita nyo, ayan, may mga ugat siya. Kasi meron dito, malalaki na yung iba. Yan. Marco, asan yung mga ugat tayo? Ayan, sara, meron. Ano pa, maraming may ugat dito. Ayan. Baka possible ito, madalaki. Ayan, itong mga ganito. Ano naman? Makikita nyo, ayan. Ayan. Marco, tawag dyan, air layering. Oh, air layer. Ano tawag? Meron siyang mga... So, paano ang ano ng pagmamarkot na ganyan na... Pagka nagmamarkot tayo, kinakat natin dito sa part na buko niya. Aha. Kakayo din natin konti. Babalatan. Hmm. Tapos, babalutan mo ng lupa. Kumagamit ako ng garden soil, pwedeng garden soil ko, kukupit. Supot mo lang siya. Mag-ubat naman yun. Automatic na. Kahit hindi basa. Hindi, obligado mo siyang injikan o gumagamit kami ng ringgilya. Ah, yun. Ringgilya para mabasa. Tapos anong gagawin dito, sir? Ah, kung halimbawa may ugat na siya, pwede mo siyang putulin na. Pwede. Kasi magtanim muli na panibago. Pwede na rin naman to, kaya lang. Bago kasi ako nagukan, nakita niya yung bunga. Sabay-sabay. Ah, may bunga. Ito kung to seedless, sir, to. Manicure finger. Ang korte niya, pahaba, ano? Oh, sir, pahaba, sir, siya. Manicure finger. Gano'n, sir, sa kaysa maraming bunga, yung manicure finger. So, yun yung gano'ng kahumahaba ng haba, mahaba, mahaba siya talaga. Oh, sir, maganda, sir. Okay. Tapos, ayun, sir, yung... So ganun pa lang ginagawa. Yes, so sir. Sa pagpupuruan, ibig sabihin sa pagputol po nito para itanim ulit, yung mga ilang ano yan, sir? Pwede naman siya putulin. Cut mo lang siya dito. Nga po. Tatanim mo yan. Yun. Cut mo rito. Ito, yun. Tutubo na yan. So tutubo na siya yan. Ang galing. Naugat naman na yung mga yan. Pa lang natawag yung marcoating. Ano? Marcoating saka air laying. Air laying. Okay. So yun, pagpaparami. So yan, sikreto ng pagpaparami ng mga grapes ni ano, ni Sir Mark. Yan, ipot nilis tayo naman to. So, akala ko magkakadugtong siya. Magkakaiba pa rin yung variety of nalaman eh. Dinudugtongan, sir. Galing. Nahalo lang. Nahalo, okay. Para hindi siya. So, sir, galing naman, sir, to na Ukraine. Ito, 2018 pa to. Ukraine pa galing. Wow. Yung mga sa pangalan po niyong puno na yan, ayan na. Si Putin. Russia. Ayun yung bunga niyo. Ano po tawag sa ano na? Gift of Nibistaya. Iba-iba kasing variety halos. Siguro, wala sa 10,000 may kit, sir, ang variety. Variety ng buko. Depende sa... O, sir, iba-iba. Buko sa ambansa eh. Dinudugtong po lang din, sir, sila sa Brazilian. Ito, manicure finger to, yung mga... Hanggang. Ano tayo, may mga ugat kami na? Oo, iba-iba pala ng variety. May ibang variety, sir. So, ayan, yung mga... Sir na yan. Bye-bye, Sissy Ann! Ayan, yung mga kinapa. So sir, ilang years na po kayo naging ano, naging 2017 pa nag bata pa naman ako, nagtatanim na sir ako niya, kaya lang yung mga green lang yung andon. Ito kasi ma-variety na rin nung nauso. Ayun, nag-order kami sa ako. So ano ang ano pangalan nitong kunin niyo nito, taniman? Yan. Pangalan po pangalan niyo. Pangalan ito yung pinapalpo ninyo, nursery. Ah, ito, wala lang. Oh. Wala naman pangalan. Pati doon po sa may branch po. Yung naka-register kasi namin sa... sa may... PA, sa... sa DPI. Green Tab Nursery. Ayun, Green Tab na nursery. And yung, plant propagation. Aha. Yun yung ginagamit namin pag nag-i-import kami. So, yun po, ano. Important. Tara lang po yung mga page. Meron. Okay. Green so, Thumb yun Nursery po. Yan. Green Thumb Nursery and Plant Propagation. Sa FB. Okay. Facebook. So puntahan nyo na naman po mga kalalamove. Yan. Yung gusto nilang Facebook page. Kung gusto nyo ng mga tawag dito. Mga punla na itatanim na halimbawa sa grapes, yan, apple. Orange. Diba? Orange yan. Dami pa lang sa mga binig. Cherry. Cherry meron cherry din. Cherry yan. Di na available ng cherry ngayon kasi yung variety nakakakuha. Ilan ang variety ng orange? Yan. Bali sir, meron lang sir kaming guan, yung meron sir kami yung ang ginagrap ko sir, dinudugtungan ko, yung Valencia. Uh-huh. Ginalagyan ko sir ng Novi Tangerine. Galing, magaling sa dugtungan ni sir. Hello. Nice ano. Ano sir? Ere, orange yun. Yan, ano, orange, para siya suha lang or yung diet, no? Torless siya, walang yan, walang tinik. So ito, ano naman po ito, sir? Yan. Ito, red love naman to, yung pula na mansanas. Ah, pulang mansanas to? Oo, red love. May parang madami. Ito yung mga ini-import, ha? Galing, sir. Pati yan, ito, bambu ko rin. Sabi mo, connect na rin, sabi mo. Sa kanato to, sir, ng mga ganyan, yung mga... Wala, experience lang, pag ako lang nagagrap. Nadudugtong. Yan nga, yung mga... Practice, pagka... Galing eh. Sabihin sir, ano yung dinudugtong nyo na yan sir? Ibig sabihin, ano yung puno yan? Galing ng Kenya. Ito ang ano na yan. Variety yan. Kung makikita nila yung... Meron na ako niya.
may na-upload ko namin buong. Yung pinaka puno na to, ano namang ano to? Sayon, sayon tawag yan. Sayon. Yung wrap natin dyan. Buong buko to. Ito naman M9. M9 to. Ayun. Yung rootstock na ginamit, M9. Galing. Bubuhay nga naman ano? Oo. Bilis ah. Depende. Minsan, pagka nagkasakit, gano'n, mamatay. So yung mga nangyari dun sa Apple nyo, dun sa may Facebook, ano ba yung tawag dun yung nagkaroon ng parang... Punggos. Ah, punggos. Punggos. Ano naman ang sekreto ng pagpapatanggal ng mga punggos? Kasi ko, nung magpatubo ako ng Apple, parang kasi, dun sa kanya kasi, hindi sila nagagabo. Purely organic lang sila talaga ron. Walang gamot-gamot, walang kuno ano. Sa... bihira naman ang ulan doon. Dito sa atin naman, tag-ulan. Matetesting natin. Ganun, pag naulan, nagkakaroon sila ng mga, ayun, yung sakit nga. Hindi natin agapin paggagamot. Pero dapat yung ginagamot talaga, hindi spray yan ng fungicide. Meron kayong particular na gamot para sa... Dapat ini-spray. Na. Ang ginawa ko kasi ron, para nag-experiment lang. Hinahayaan mo lang, ganun. Para, kasi ngayon lang tayo nakapagpabunga ng masanas doon sa talimang. Totoo yan. Hindi naman lahat pare-pareho. May lugar kasi na inuulan, may lugar na wala, ganun. Kaya, testing-testing kung saan pa ngayon, pag naalaman natin, tuwing tag-ulan, talagang hindi gaganti yung mga bunga. Kahit anong prutas naman. Oo, basta... basta tag-ulan. Tag-ulan. Sira, basta inulan yung bulaklak. Oo, walang lasa, kanya. Yung ubas naman, pag naulan ng bulaklak nito, masisira. Mabubulok. Kaya nalagyan din nila ng ano yun eh, minsan payong pa. Oo, nalagyan namin ng mga lilim-lilim. So, may tanong. So, ano kaya ito pare? Apple. Masanas pa rin ito? Oo. Apple. Dahon. Pero iba-iba eh. Iba-iba yung sanga eh. O, tinan mo yung sanga. Iba-iba ito. Iba yung tura. Hmm. So, ibig sabihin yung puno, iba. Pero yung ganito, iba din. Ibig sabihin, may iba mga magiging bunga niyan. Kaling ano? Aling lahong. Ah, basta ano rin siya. Apple. Apple pa din siya. Ito ha, latang may dugtong. Alright, so mga kalalamove, yan bali namimili na po si Sir Doming ng mga bibili na punla ng mansanas at saka po ng kanyang orange. Yan, so dadalhin po ni Mang Doming yan sa kanyang farm sa Bicol. Yan mga kalalamove, so by next year pupunta at papasyalan po natin ang Bicol at ang Mindoro. Yan, in God's will, sabi nga. Mga presidente ng GFA, mga ganda rin kinuha sa akin, yung malalaki. Oo, oh, yung ganyan na po. May mga ano na pala siya ng mga presyo din ng Jimmy. Ganda rin pala ng presyo, no? Magkano daw, pare? 5,000. 6,000 yung ganun. Yung di sinadya. Para 5,000, bibigay daw kayo sa'yo. Yung palang. May discounted na. Yung palang yan, ha? Paano pag malaki? 10,000 yung mga 15,000. Ayun, malaki na yan. Ganda ng presyo, no? Ano variety yun, sir? Wambugo. Dapat parang maingat ka sa bagay. Eh, ipakita ko sa iyong maraming bunga. Bebe, Kamir! Pakita mo rin sa akin yung bunga nito. Ito yung variety na ito. Ito yun. Galing isa. Kailangan pala, sir, nasa loob na yun. Grabe naman yun. Sure na mamumunga naman na yun. Diretso yun. 15,000. Ayan, ang mamumunga na talaga yun. Itsura niya. Ayan, sir, yung bunga sa pa. Pero pagkaya naman po maliit. Ayan, variety na yun. Ayan, variety na yun. Bama po, ayun. Namunga na po. Oo, yung tindahan na yan. Medyo mabuo. Ayun. Check ko na lang sa, hindi ko pa na-upload ito. Kukuha ko lang kahapon. Oo nga, no? Maganda ng mga bunga niya, ano? Kaya lang, pag tag-ulan na, medyo hindi siya ganun kakinis. Pero nung summer, ganun. Kasi summer talaga yung mga, ano, apples, no? Pang summer talaga sila. Hindi sila sa summer, may lintog, oh. Ganda. Summer to lang talaga siya namumunga. Anong abono, sir? Anong... buong taon namumunga to. Anong abono? Paano abono ba? Ano ba? May abono ba ba yan? Fertilizer? Ano secret muna yan, pero yung... para mamunga siya. Ganyan. Pero siyempre, yung mga basic. May tuturo. Kasi ganyan eh, organic yan. Kailangan niya marami kang tubig. Kain ng baka. Yun talaga ang pangunan. Yung animal manure. Yung mga nilalagay ko kasi experiment ko muna. Mahirap muna ang bitawan kasi baka gayahin. Animal manure, ano? Tama pa. Sobra. Kumapagalitan ka. Tama yan. Kumbaga. So animal manure lang muna. Animal manure muna. Cow manure lang. Libo-libo. Cow manure. Baka mamaya eh. Okay. Binanatan ako. Inapura na. Sige namatay. Patay agad. Scratch siya. Ganun muna ng nabansot. Pero yun muna. Baby, come here. Patigil mo ko ng variety ito, yung bunga nito. Yan. Itong bunga nito. Patigin mo siya. Hindi, patigin mo. Ano ito? Tingnan lang daw po.
Bibi, come here. Ito, ano naman to? Apple din yan, no? Pulay-pula, no? Basta ganyan na apple, no? Yung katawan lang niya iba-iba, pero yung dahon. Direk ko, sir, sinasakuan sa... Pinatabaan, sir, yan. Yung mga pinatabaan ko, sir, lalaki. Sir, ibig sabihin, ano itsura ng ano nun? Ang bunga niya, pati nga po, sir. Ang bunga nun, no? Yan, yan. Tsaka yun naman yun, meron kasi bakuran mo eh. Ito kasi sir, pwede rin gawin na yun ang yung pag-ano niya, yung pagpo-pruning niya, di ba? Pag kumuha ka na ng isa nun, no? Pag ako, gawin mo yung pruning mo din. Diba? Hindi agad siya, hindi siya namamatay na, hindi siya ganun kaselan para mamatay ng balik. Yan po yung bunga niya. Ayan. Oo, oh, oh, ano. Ayan yung supplier natin. African na, ayan yung bunga. Saan lugar ko yung ano niyan? Yung Kenya. Kenya. Yung ano na yun, okay, Kenya. Maganda rin naman yung Kenya. Tsaka mainit sir doon. So, ibig sabihin, oo, pwede siya sa mainit, no? Mainit na mainit na lugar. Ayun, no? Parang sir, mambunga. Nakita mo sir, pinakita ko picture ko kanina. Good. So, nagagaling pa pala ng mga ibang bansa, sir, yung mga ano mo na yan. Mga binhi mo. Asa ng Fuji? Asa kay Susan? Check-in mo ako ng mga ganyan kalalaga. Gusto mo pag-aalaga. Hindi sir, alagain to. Para ka lang sir, kaalaga ng kalabansi. Batari, tubig-tubig. Oo, sir, tubig fertilizer. Parang nagkakalamati ka. Oo, sir, madali lang. Hindi siya tulad. Buong taon niya, mumunga, sir. Yung mansanas. Mansanas. Oh, yung sa akin yun, bago mag-isa. Yun naman, kung ano, ilang years bago yung... 2 to 3 years, sir. Ang grafted, sir. Ito, ilang years yan. Yung sir, upisa sa 7 months lang, may mga buwan nakakain naman ng mga ano ni sir, organic, no? Walang mga fertilizer, pesticide na mga binubuga. Organic talaga siya. Oh, sir, yan. May tatlo naman na sir, may mga corner yan eh. Pagka lumago sir siya, maganda kalaki. Putuli mo sir yung talbos para dumami sa nga. Ayun. Mas maganda sir, mas marami sa nga. Putulan ng tinatalbosan. Mas maraming bunga kayo pagka marami sa nga po. Oo, oh, marami din sa nga. Mas marami sa nga. Mas marami sa nga, mas marami bunga. Alam mo ba yan, ha? Bumili ng isang orange at saka isang apple na variety si, ano, si Sir Domeng. Yan, dadalhin po niya yan sa Bicol. Yan, sa kanyang farm doon sa Bicol. Yan, mga kalalamove ba? Tingnan niya. Nakuha ni sir ng 5K. Ito, ito 3K. 3K, yun. Yung orange po na to, 3K yan ako rin sir. Galing pa ng Kenya to. Medyo matagal pa yan. Kenya pa yan galing. Bug ito, galing ng Kenya. Yun, layo ng pinag-drag. Tapos sa presidente ng GMA yung mga laura. Ay, mga ganyan po. Alright, so yan, magpapasalamat na tayo kay Sir Mark. Sir Mark, salamat po sa napaka-laking tulong po. Yan, daming information na sa pagtatanim po ng mansanas, yung mga ubas at saka po ng mga oranges. Panoodin lang yung mga vlog ko, Sir Mark MT nyo sa YouTube. Ayan. So, papuntahan nyo na lang po mga kalalamove mga kanya. Thank you po, si Mark MT nyo sa kanyang YouTube channel. Soon, pwede lang na ako. Na may resort kami pinagagawa. At least, mapasal sila dun sa mga taniman ng mansanas. Pagka... Ayan. Sige sir, basta PMPM na lang sir. So once again, salamat po sir. Alright, so mga kalalamove, baling paparam na po tayo kay Sir Mark MT nyo. So puntahan nyo na lang po ang kanyang YouTube channel mga kalalamove. And pasasubscribe na naman po para makita at mapanood nyo po ang pag-aalaga po ng mga uri ng mga variety po ng mansanas, ubas, at kung ano na po mga prutas na galing sa ibang bansa. So once again, sana po ay matutunan po kayo sa ating vlog for today. So once again, kita-kits na po tayo sa sunod kong vlog. So thank you so much nga po pala sa mga subscribers, viewers, at po sa mga likers. Yan. So kung bago ka po sa aking YouTube channel, paki-like, subscribe, and hit the notification bell na lang po mga kalalamove para po updated po kayo sa ating mga bagong video na galing po kay Lalamo Brain. So once again, maraming salamat po sa inyong pagtutok at panonood ng ating daily vlog. So once again, it's Lalamo Brain at your service. Gratitude all the time. Take care po mga kalalamove. See ya!